silang Minotaur dito. But also consider na in terms of Spitbush, nandiyan yung Benedetta ni Sanford for the side of Liquid Echo. And nandoon din yung saving capability ng isang Matilda. So it does go down to how these teams execute the teamfights. Ramdam mo ang dagundong, ramdam ang kaba sa Champions Arena. Simulan na natin ang laban, Falcons AP Bren versus Liquid Echo. Grabe, tatlo ang naka-purify sa side ng AP Bren. Respecting yung all-in potential nga naman talaga rito at yung mga posibleng mga huli mula kay Carl TZ as the yung humahawak ng Guinevere para sa kanyang kupunan. At ayun na, naririnig nyo na. Naririnig ang chant ng mga nandito ngayon si Champions Arena. Yung mga ganyan kasi nakakadagdag yan eh. Nakakadagdag ng impact yan. Nakakadagdag ng gana yan sa mga players. For sure, naririnig nila yung mga sigawan na yan. Pero dito sa may bandang iba pa, may naririnig din tayong pag-responde ng ating mga rumors, ha? Yeah. Ito naman yung sinasabi ng Liquid Echo dito. Losing matchup nga, pero pwede naman bantayan ng Matilda. And kilala natin si Nathan, isa sa pinaka-nakakatakot ng marksman na mag-scale papunta sa late game. If makakuha din ng konting momentum, isa rin yan sa pinaka-mabilis mag-scale up. Kaya naman, importante para sa Falcons AP Bren na hindi sila mawalan ng control dito sa game na to. Yeah, and mararamdaman mo rin eh, ang Liquid Echo dito. Gustong-gusto nila eh, kasi sabi nila nung regular season, hindi kami nakakuha ng series sa inyo. Kailangan namin galingan, kailangan namin i-boost lahat para makuha at ma-secure na namin kagayon siya. Pero hindi yan magiging madali. Ah, best of five to ah. Oh. May mga reset na pwedeng gawin na magabilang kupunan. Oh, tsaka yung isa nating nakita na halos 26-minute game na nangyari sa pagitan ng dalawang teams na ito nung regular season, panatagal ng sobra rin yun ng Liquid Echo. So hindi malabo na meron silang karagdagang insurance in terms of the wave clear and defense later on with the Nathan in their hands kung talagang madumi na muli ng Falcon ATB ng early game. Pero speaking of, simulan na naman nila ito. Starter na naman ang Dallas Cartesi at saka ang naging kauna-unaan nating casualty. But it's JP na makakakuha ng first turtle of this game. Yeah, nakuha yung turtle. Bagsak itong si JP. Si Cartesi. Pero again, yung unang-unang ano, unang salpukan pa lang yan ha. Abangan natin sa round 2. Kasi itong kupunan ng Liquid Echo, designed din to sa ano, sa mga extended team fight, di ba? Yeah. And typically yung Guinevere jungle pick or actually Guinevere pick in general, it's utilized as a soft counter against Fredrin kasi kaya mong i-hold yung Fredrin habang pinapatay siya ng mga kampi mo. Yep. Nandun din yung chain CC. Unfortunately, wala kasing follow-up on the side of Liquid Echo. Okay, napaklicker din si Sanji dito ha. Circle Eagle, ginamit na rin doon pero mag-out na lang yata muna. Hindi pa rin tapos yung dalawang XP natin sa paunti-unting pokes pero mukhang ito na ang tunay na disengage na muna. Yeah, kakalma muna dito ang magkabilang kubalan. At ito yung maganda naman sa Falcons AP Breno. May fashion din sila na i-create. Hindi lang yung Astral Echo eh, yung pwede niyang kasahan eh. Yung Star Shutter din. No, na double purpose eh. Kapag tumama sa damo, okay. Pero pag hindi tumama, vision naman. Sobrang nakikita nila or napangungunahan. Yun ang isa sa mga downside siguro ng meron sila ditong Guinevere. Kapag ka nahanap agad ay malilimitahan yung potential na surpresa ng factor na pwede nilang gawin prior to yung mga objectives. Katulad nung kanina though, diretsa ang uli. Pero ito hindi yata namataan agad. Kaso may purify naman. Oo, nagamit kagad yung purify. Pero go signal lata to sa Falcons AP Bren. Uy, lalayo ba? Makakatakas naman dito si JP. Pero yung mga nakikita nating palitan, hindi biro magmula kanina. Yeah. Si Marco nag-ano eh, nagpa-practice nung ano yung... Nagda-dart? Oo, oh, nagda-dart si. Nagda-dart, sinusundot-sundot, no? Sabi niya, tatama to sure hit kasi to eh. Hindi naman skill shot to eh. Oo. Oh. Tsaka pareha sila lang ano, idea. Kapag magkakapila kayo, pare-pareha sila yung tatamaan, Nathan, at saka itong Moskov. Kahapon pa naman ang saya-saya ni Super Marco umanggulo kasi mas masakit yung mga natatamaan sa likod eh. Yung mga Spear of Destruction niya, napakaganda ng mga angulo na harap. But Liquid Echo, they have been controlling the mid lane a lot. Nandiyan lagi yung Guinevere para i-contest dito si CPU. But fortunately for Falcons AP Bren, naka-Novaria kasi sila. So medyo mahirap ka naman i-contest yung mid lane. Kaya okay lang din na iwan ni JP yung open yung kanyang Novaria sa mid and tulungan si Super Marco sa may bottom lane. Okay. Tsaka si Kyle TZ dito ah. Siya na lang yung humaharap. Open ay nasa sumisilip din lamang. Yung Spear of Listening nagamit na rin doon. Kaya naabot doon sa likod si Super Marco. Kaso na yan dito na yung Minoan Fury na may tatlo pa para knock up. Hindi tumama doon yung Star Shatter pero tuloy-tuloy lang yung mga pagpapabato ng mga sibat ni Super Marco. At aalis na lang muna ang Team Liquid Echo. Yeah, dino mo, may transition pa nga silang ginawa. May pag-agaw pa doon sa purple box. Sabi ni Kyle, huwag kang sisilip silip dito, James. Kasi hindi kita sasantuhin. Sabi niya dito. Grabe na yung growth ni Kyle TZ. Imagine mo, from season 10
now to hear Carl TZ, sorry pero wala nang idol-idol dito. Lakad retry lang. Oh. Lakad matatag retry lang. Yeah. Ang ginawa ni Carl TZ. Kung maalala natin, yung TZ na yan, hinango yan kay Carl TZ. Pero sabi niya, hindi, ako na si Kyle ngayon. Speaking of mga TZ, nagkita sila rito sa gitna. May taunt pero may violent requirement din naman na magagamit sabay takas mula dito kay Carl TZ. Pero yung pagbaba ay dito ng Falcon's AP Bren. Dito sa may mapa ng Team Liquid Echo at dun sa taas, grabe naman yung dalawang XP. Yeah. Kala mo na naimik lang eh, pero may bakbakan pala sila dun sa taas. Oh my, Liquid Echo. It seems like it's crumbling down. Carl TZ, 1v4. Masakit-sakit na doon ang Appraiser Strat, pero mukhang mahuhuli na naman si Carl TZ dito. Sipat na lumusot ang makakapagpatapos ng buhay niya. At talagang umaagro na sila dito sa bandang gitna. Yeah, yung Liquid Express, or Echo, should I say, nararamdaman na kagad natin, basag yung Torre sa gitna. Sobrang importante na to kasi mau-open yung purple and orange. Alam mo, sa totoo lang, yung Liquid Echo dito, even though sabihin natin meron sila Express, meron silang sistema, pag lumipad ang Falcon's AP Bren, mas mahirap nga naman silang labanan. Yeah. Ang hirap nung ginagawa ng, nahihirapan yung Liquid Echo dito to deal with the momentum na meron dito ang Falcon's AP Bren. Sunod-sunod na macro objective yung nakukuha nila dito. Yung mga maliliit na room for error ng Liquid Echo ay napapunish talaga ng Falcon's AP Bren. As simple as, may nawawalang hero dito sa may mid lane, nawawala yung Benedetta, pwede nating ipunish yung Liquid Echo. And yung Fredrin kanina pa, nasa harap ng apat na members ng Liquid Echo. Sobrang consistent natin observe na habang palaging may nangyayari ay meron ding nakukuha pa ang Falcon's AP Bren. So kahit sila na yung pinaka-umaagro, may nakukuha pa silang mga objectives dito sa mga ibang bahagi ng mapa. Pero Circling Eagle, ginamit na doon. Mag-go na nga ba ang Falcon's AP Bren? Nandun na Fear of Destruction. Pero nag-iingat ang Liquid Echo. Yeah. And random mo rin eh, isa rin sa mga nagpapahirap dito para sa Liquid Echo, yung tatlong Purify ni Few Flap at Super Marco. Kasi hindi nila matuloy yung combo na gusto nila. Kunyari, target nila si Few dito. Medyo malayo man, pero pwedeng kumabit to kay Carl TZ. Pero kasi yun yung pinangahawakan ngayon ng Falcon's AP Bren. Mahihirapan kayong hulihin kami. May counter-engage kami from that Minotaur. And itong dalawang gold laner na parte ng alamat natin, nagpapakita nila sa kagad. And again, si Super Marco dito, talagang makikita mo yung kanyang gameplay, ang GST, or ang tinatawag natin galit sa Torre. GST? Wala na siyang pakialam. Kumbaga yung apat na members niya, sige, Marco, hanap kami ng potential na team fights, pira mo na lang. Tapos si Marco, nakikita niya lang talaga, promise story lang. Oo nga eh. Yun yung mahirap dito, no, para sa side ng Liquid Echo. Gusto nila lang magkakasama-sama sila. Kaya lang ang problema, si Flap at si Super Marco humihiwala yan and doon natin mararamdaman yung confidence level na meron ang Falcon's AP Bren. Yung three-man na gitna lang nila yung umiikot. Ayun, sabi ni Ogwin, Marco may tower dito. Nanggigigil si Marco. Nasa point pa tayo na tumutulong na dito ang Falcon's AP Bren. Doon sa mindset lang ni Super Marco na gusto lang talaga makakuha ng mga tore. Pero dito, ultimo sa sariling buffs ni Carl TZ. Wala nang pahinga. Ayaw magpalaro, men. Ayaw nang palaro dito. Imagine mo, lahat na niretrain na Carl TZ, kinalbo niya yung jungle ng Liquid Echo. Yeah. Pero kung titingnan mo sa side naman ng Liquid Echo, kaya eh. May escape mechanism din naman if ever. And yung threat kasi ni Sanford, na sa ngayon ay hindi pa natin super nakikita yung impact. Pero pagdating kasi sa latter portion, dyan magmamatter yan. Kailangan mag-ingat ni Super Marco, kailangan mag-ingat ni Few dito. Pero kasi Lord na to eh. Grabe, ang sakit din yung marksman na yun ng zone. Fear of Misery lang para lumayo si JP, pero ang daming na-reveal. At Circling Eagle na gamit na. Cartizing nga rin dito ang itatarget nila. Binors down! Mag-isi Sanford, lumusot pa sa kanya yung sibat. At ipinagpapatuloy pa nila kasi nandoon si Clap TZ sa zone. Yung mga nasa sabay-sabay ni Super Marco! Kukunin din natin yung mga kills! Triple kill para dito sa gold laner ng Falcon's AP Bren! Hindi nagpapahinga si Super Marco. Sabi mo kasi kanina, Torre lang, hindi. Sige na, transition na tayo dun sa mga hero. Tatlo ang napabagsak. Kasama pa ang unang lord ng ating game. 7.9k gold lead. Alam mo, sabi ni Super Marco, pasok pa rin naman sa SOP GST pa din naman, galit sa tao. Galit sa tao. No, depende kung anong gusto niyang gawin dito. At ang buong kupunan ng Falcon's AP Bren, nararamdaman mo na
ready na silang pumasok dito sa Torre. Pero kailangan nilang mag-ingat. Again, the damage dealt from a Super Grabe. Marco. Napakasakit. 28K. Ha? Mind you, ha, 10 minutes pa lang. Ha? Tsaka, first time po nakakita na yung marksman, 10 minutes, lagpas sa damage ng Novaria. Oo. Di ba? Puro pokes kasi ang Novaria. Si Marco dito yung nahabol lahat ng record eh. But then again, Super Micro, Super Marco, ikaw na bahala kung anong gusto mong tawag sa kanya. Feeling ko next season Superman na to eh. Super? Okay. Ayun na si Ogre pumasok ha. Nandito siya sa loob ng Torre, pero ang focus lang yata ng Falcons AP Brent ay Torre. Torre, wala na talagang iba. Torre tao, ikaw na bahala dyan eh. Lord ay mamamatay. Nakadepensa. Uy, si Cardizzi! Nako, na-purify yan. Sabay kahit na makatakas, baka maging ano pa, source of angle yung clone na ilalapag dito ni Carl Tizzy para makapwesto-pwesto na naman si Super Marco. Wala, nakwinarantin na ng Falcons AP brand yung Liquid Echo sa bootcamp nila. Mahirap ito, pero hindi pa rin imposible. Again, kung titignan natin Carl Tizzy, hindi pa rin siya nakakahuli ng magandang violent trick him dito. Pero ito na ito pagpasok ng Liquid Echo. DP? Oh! Grabe naman. Sa kaligitnaan ng mga pangyayari ay nagtore lang si Super Marco. Wala siyang pinansin na iba. Two things, yung tore ni Super Marco, parang hindi sila mapahamak dito ng sa side ng Liquid Echo, and it forced back the four members on the back end ng Liquid Echo, and of course yung curtain call na nanggaling dito kay CC, hindi makagalaw yung mga gusto sana umabol, and nag-miss din yung petrify ng Liquid Echo. Quick disengage mula sa Falcons AP Brent. Dito magmamatter yung skill management no, na pinag-uusapan natin. And in terms of these items na nakukuha ngayon ng Liquid Echo, nakakapondo na naman si Benny Cutie. Unti-unti na lang mararamdaman na natin yan. Di ba, naka-Feather of Heaven na rin to, naka-Divine Glaive for added magical penetration. Pero kailangan nilang butasin, kailangan na magpipil. Owen, hindi naman siya super kunat. Pero kasi on point yung mga heals niya eh. Tsaka kahit na may mahuli rito, ay napupurifyan lang agad. So, nahihirapan na mag-all out commit ang Liquid Echo considering na on a 5v5 situation, ay may malinaw na kalamangan din in terms of 10k gold na ang hinahawakan na lamang ng Falcons AP brand kontra sa Liquid Echo. Imagine mo yung nararamdaman ni Super Marco ngayon, naiinis siya may Torre pastas. Oo nga, no? Parang ano, nauusi siya. Nangigigil siya. Oo, nauusi siya. Nauusi siya. Doon sa, ba't may Torre pa doon sa taas? Sabi niya, pag di natin naubos, parang may mali. Okay. Pero malaki-laki na yung real-time win rate dito ng Falcons AP Brent. Ngayong makukuha nila itong Luminous na Lord. Ready ba sa pagdepensa ang Liquid Echo? Meron naman silang Nathan as well as the Benedetta. Maging yung mga pagsabay-sabay ng mga waves, kapag sasagutin lang yan ng Ghostbusters ay nandiyan naman. Pero kung titignan yung pagtatansya ng Falcons AP Brent sa kada engage, katulad dulo ng kanina, hindi basta-basta laban agad, pinokus pa rin kung saan sila pinakamaliligtas at makakalamang. Yeah, may Lord sa may middling kompleto ang battle spells dito ng Falcons AP Brent. May Flicker din si Ogwen. Could be a good setup mula sa Minotaur. This might be the final push ba na inaatay ng Falcons AP Brent. Ogwen! Sila! Nakakalahati na doon, sinaflap TZ, pero si Ogwen napakaganda nung paso. Kasi si Benny Cutie, si Clap Tizzy ang na-target, naka-double kill pa dahil maging si Owen ay wala na. May taunt na nagmula doon, pero yung mga sipat ay lumulusot. Kaya naman makaka-super kill na si Super Marco. At ginamit na naman yung Spear of Destruction. Kaso mahuhuli yata siya ng bahagya. Si Benny Cutie sumasakit na rin talaga. Pero yung Appraiser's Wrath na bumagsak at kinuha pa yung Benedetta. Ngayon nito try ng Falcons AP Brent na tapusin ang laban. Pero total defense si Zero Misery pa sa stun. At wala nang defense pa as Falcons AP Brent takes game number one. Ang dagundong ng mga Hive!